para po sa atin ngayong umaga. Our Father is the one make so hot, so cool, so at all time. Yung ating Amang nasa langit ang nagpapainit at siya rin din pong nagpapalamig. We can endure any situation. At lahat po ng sitwasyon ay makakaya po natin. Amen. Yes. Are you ready to hear the word of God? Handa na po ba kayo na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Amen. The title for today is Restore. At yung pamagat po ngayong araw ay Restore. Okay. Restore. What is the title for today? Ano po yung pamagat? Restore means there was but lost but put it back the original. Ibig sabihin po ng restore, nandun po yun, pero nawala at muli pong ibinalik. So must had first, then you lost it, then get it back the original. Dapat nga po, meron muna, tapos nawala lang, at ibabalik po ulit doon. So we will check what we had. Titignan po natin, ano po ba yung meron po tayo noon? So, usually we don't remember what we had. At madalas hindi po natin inaalala kung ano po yung meron po tayo noon. Okay, so subtitle is Go Back to Father. At yung subtitle po ay Go Back to Father o Bumalik sa Ama. So message is connected with last week. At yung mensahe po ay may connection po yan sa nakaraang linggo. So most part of this morning message is connected last week. At halos lahat po ng bahagi ng mensahe ngayong umaga ay may connection po sa nakaraang linggo. By the way, we will welcome two very handsome and beautiful girl. At i-welcome po muna natin yung dalawang maganda at pogi po na kabataan sa likod. Oh, welcome. Okay. They will attend the youth camp. At sila po ay sasama po sa gawain ng youth camp. So last week we studied two sons of rich men. At yung nakaraang linggo nga po pinag-aralan natin yung dalawang anak po nung mayaman. Okay, first one was what? Who? Yung panganay po, sino po yun? Yung una? First one was Israelites. Yung second una, one, yung panganay po, yun po yung mga Israelita. Yung pangalawa po? Second one, we are Gentiles. Tayo po yan, yung mga Hintil. Okay. So, we know the Bible, but we didn't experience of it. At alam na po natin yung Biblia, pero hindi pa po natin nararanasan yun. How many of you experienced your death? Ilan po ba sa inyo yung nakaranas na kayo po ay mga patay? It is a very basic, very fundamental blessing. At yan po ay isang basic lamang at fundamental na pagpapala. But it's not easy to experience. Pero hindi po yan madali na maranasan. Bible says, also we heard of it, yet still we didn't experience much. Sinabi ng Biblia at narinig na rin po natin, pero hindi pa rin po natin ganun nararanasan. When we hear the message, oh, I know it, up to that point, but we didn't expect or we didn't try to experience of it. At kapag narinig nga po natin yung mensahe, ganun, hanggang dun lang po, hindi tayo umaasa at hindi natin sinusubukan na maranasan po yun. You must ask yourself, time. Kailangan niyo pong itanong palagi sa inyong mga sarili. I was dead. Ako ay patay. Did you experience of it? Naranasan niyo po ba yun? Without experience, you might go away from Father. Dahil kung hindi niyo po yun mararanasan, maaari po kayong umalis mula sa Ama. Also, we call you are only religious person, not child of God. At maaari ka rin pong tawagin na ikaw lamang ay isang makareligyosong tao at ikaw ay hindi anak ng Diyos. Even though you call yourself you are child of God or so you are church, member of church, whatever, if you didn't experience your death yet,
you are religious and you are not child of God. At kahit pa sinasabi mo na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay miyembro ng isang iglesia, pero kung hindi mo pa nararanasan na ikaw ay patay, ibig sabihin nun, hindi ka po anak ng Diyos. Then how can you praise Jesus, the one who make you alive? At paano mo pupurihin si Jesus na siyang bumuhay po sa iyo? You didn't experience you are dead. How can you experience you become alive again? Dahil hindi mo naman naranasan na ikaw ay patay, paano mo rin malalaman o mararanasan na ikaw ay buhay? Naintindihan mo ba? Yes, that is first. Yun po yung una. We know, we heard of it, we must experience of it. Alam natin, narinig po natin, dapat po nating maranasan. Second one, I experience of it. At yung pangalawa po, naranasan ko po yan. That's why he called Father, Father. At yung pangalawa, kaya nga po tinawag niya yung kanyang ama na ama. Also, second one had conviction that he has some matter will be inherited from father. At yung bunsong anak nga, may kumpiyansa siya na meron siyang mamana mula sa kanyang ama. Yes, we heard, we know, we were enemies. At opo, narinig natin at alam natin na tayo po ay mga kaaway noon ng Diyos. Then, did you experience you are enemy of God? Pero naranasan mo nga ba na ikaw nga ay kaaway ng Diyos? If you experience of it, you might say, Father, I am not worthy to be saved. At kung naranasan mo na yan, masasabi mo na, Ama, hindi ako karapat-dapat na iyong iligtas. If you say, I am not worthy to be saved, then you are really blessed one. Kapag nasabi mo na na ikaw ay hindi karapat-dapat na iligtas, tiyak na ikaw ay mapalad. Usually, most of Christians, they didn't say, also they cannot say. At madalas, at halos lahat ng mga Kristiyano, hindi nila mabanggit yan at hindi rin nila masabi yan. Because in Filipino term, they don't have utang na loob for their lives. Dahil nga po sa Filipino term, wala po silang utang na loob para sa kanilang mga buhay. You didn't know you were dead, then somebody told you, I made you alive then. How can you say thank you? Na hindi mo alam na ikaw ay patay noon at meron lamang bumuhay sa'yo, paano ka magpapasalamat sa Kanya? That's why most of Christians, they didn't experience they were enemy of God. Kaya halos lahat nga po ng mga Kristiyano, hindi pa nila nararanasan na sila nga po ay mga kaaway ng Diyos noon. When you experience of it, your life, your decision, everything will be upside down immediately. At kapag naranasan nyo nga po yan, yung buhay ninyo, yung inyong desisyon, lahat po babaliktad. How can you deny the one who made you alive? Paano nyo maitatanggi siya na bumuhay po sa inyo? Yes, even though somebody make you afraid to deny, yet you cannot. Kahit po may tumakot pa sa inyo na itanggi nyo yun, hindi nyo po gagawin. That's why apostles, they didn't care their lives. Kaya nga po yung mga apostol, wala po silang pake alam sa kanilang mga buhay. So many our four Christians, they didn't deny even though they persecuted for their lives. Napakarami po ng mga sinaunang mga Kristiyano na hindi po nila tinanggi ang Diyos kahit pa po ang kapalit nun ay ang kanilang buhay. Yes, that is our treasure. At yun po yung ating kayamanan. That is my source of life. At yan din po yung pinagmumulan ng aking buhay. I don't afraid anything. Wala po akong kinakatakutan na kahit anong bagay. Still, I will say, you are my Savior. Sasabihin ko pa rin na ikaw ang aking tagapagligtas. You are going to make me alive through killing your only begotten son. Ikaw ang siyang bumuhay sa akin sa pamamagitan ng pagpatay ng iyong nag-iisang anak. Knowledge has no power. Yung kaalaman lamang po, wala po yung kapangyarihan. You say, I know it, useless. Kahit pasabihin mo na alam ko yan, baliwala po yun. You must experience of it, then your experience will be the power source of your life. At kailangan niyo pong maranasan yan, at yung karanasan po ninyo na yon ang inyong magiging kapangyarihan at pagmumulan ng inyong buhay. Last week, we studied, but oh, yes. That's all. Noong nakaraang linggo, napag-aralan po natin yan at oo, ganon, yun lang po. When you were reminded
through last week's message, then maybe you couldn't sleep last whole week days. Dahil kung kayo nga po ay napaalalahanan ng mensahe nung nakaraang linggo, siguro hindi po talaga kayo makakatulog ng isang linggo. Because your treasure will make you up, make you alive, you will make you so active to look for it. Dahil yung kayamanan ninyo, ang siyang gigising sa inyo, yung magiging magpapaaktibo sa inyo, para po mahanapin niyo po ang Diyos. Then, of course, you will have the tears of joy. Siyempre po, meron po kayong luha ng kagalakan. Then you will think about, you will try to think about who is the one make you so happy. At iisipin mo palagi kung sino po ba yung nagpapasaya po sa inyo. Amen. That's why usually what we did, oh, I heard of it, I know it, that's all. At madalas nga po na ginagawa natin, ah, narinig ko na, alam ko na, hanggang dun lang po. That's why our lives didn't have any changes. Kaya yung buhay po natin walang masyadong pagbabago. Then, the second one, he already experienced what we talk about. At yung bunso nga po, naranasan na po niya lahat po ng mga napag-usapan natin. Then we are grafted with Jesus Christ. At tayo nga po ay grafted lang kay Jesus. We are getting the original source of life from the original root. At nakakakuha po tayo ng pinagmumula ng ating buhay mula po doon sa original na ugat. Of course, we are grafted for bearing fruit. At tayo nga po ay hinugpong upang tayo po ay mamunga. Why the original branches was cut? At bakit po naputol yung original po na sanga? Bible says disobedience. Sinabi po sa Biblia dahil sila po ay sumuway. Disobedience meaning no fruit. Ang pagsuway, ibig sabihin po noon walang bunga. That's why they were cut. Kaya sila po ay pinutol. That's also a very important message of gospel. At napakahalaga din po yon sa mensahe po, sa mabuting balita. Think about original trunk was cut. Isipin niyo po yung original po na trunk na putol. Yes. Other word, original bloodline, daughters and son, children were killed. Sa ibang salita, yung original po na kadugo ng mga anak, babae at lalaki ay pinatay. We used to say how the parents will deny or lose or forget their children. At madalas po sinasabi natin, paano naman magagawa ng isang magulang na itanggi yung kanilang sariling anak? But we will not actually. We cannot also. At tayo hindi nga po natin yun magagawa. But in God, what God did, God denied, killed His original people, Israelites. Pero ang Diyos ginawa niya, tinanggi niya yung kanyang original na bayan, pinatay niya yung mga Israelita. Then we became children of God. At tayo nga po ay naging mga anak ng Diyos. That's what all the time we have to remember. Ayun po yung dapat palagi po nating alalahanin. If you will not try to remember, the world will deceive you, look for very tasty matters. Dahil kung hindi niyo po yan naalalahanin, yung mundo po, dadayain po kayo at bibigyan po kayo ng mga masasarap na mga bagay. Money or alak or something, your friends or whatever, they will take your intention to look for it. Pera, alak, mga kaibigan, kukunin po nila yung attention po ninyo para mapunta po sa kanila. That's why we have to do by our own to look for or think about what we became, how we became. Kaya tayo po mismo dapat hanapin natin at isipin natin kung ano po ba tayo. One word, think about how you become child of God. Sa isang salita, alalahanin ninyo, palagi isipin ninyo kung paano ba kayo naging anak ng Diyos. So, child of God contains all matters. Yung pagiging anak ng Diyos, nakapaloob na po dyan lahat ng mga bagay po na yan. We are dead, we are God's enemies, then we are cut, then whatever. God killed His only Son, even. Na, tayo po yung mga patay, kaaway ng Diyos, tayo po pinatay ng Diyos yung kanyang sariling bayan, at tayo po yung naging anak niya. If you don't have it, you don't experience it, still, sorry, you are religious people. Kung wala po kayo niyan at hindi niyo pa po yan nararanasan, pasensya na po, kayo po ay patuloy pa rin na isang relihiyosong tao lang. Why you come to the church and look for
or you need something, or you're afraid to go to hell only. Na kung bakit kayo pumupunta sa simbahan, kasi may iba kayong hinahanap, pagpapala, o dahil takot lang kayo na mapunta sa impyerno. How you can become happy? Pero paano nga po ba kayo magiging masaya? This is the source of happiness. Ito po yung pagmumulan ng inyong kasiyahan. Even you will gain whole world, become so rich, whatever, famous, whatever. If you don't have it, you are a loser. You are the most saddest person. At kahit pa nasa iyong lahat ng meron dito sa mundo, kung wala ka po niyan, ikaw po ay isang talunan at ikaw po yung pinakamalungkot na tao. That's sa buong mundo. All the time, Bible try to remind us, you think about what you were before. Kaya nga po yung Biblia, palagi tayong pinaalalahanan na lagi mong isipin kung ano ka ba noon. Then have to remember how you became child of my mind. At alalahanin mo palagi kung paano ka ba naging aking anak. We are loved. Tayo po ay inibig. We are really, really blessed. At tayo po ay tunay na mga mapapalad. Why? We have experience of His love. Bakit po? Dahil naranasan po natin yung Kanyang pag-ibig. Tears of joy in our lives when we think about God. Yung luha ng kagalakan sa ating mga mata sa tuwing iniisip po natin ang Diyos. That tear proved you are real child of God. At yung luha po na yon ang nagpapatunay na ikaw nga po ay anak ng Diyos. Not emotional, but still you have that even information. Hindi lamang po dahil sa emosyon, kundi dahil meron ka kahit information lang tungkol po sa bagay na yan. That's why even our church emphasized baptism of Holy Spirit. Kaya nga po yung simbahan, binibigyang diin po yung pagbabautismo sa banal na Espiritu. Children of God will experience how precious of His love. Nang sa gayon, yung mga anak ng Diyos ay maranasan yung Kanyang precious na pag-ibig. Have tasted all heavenly matters. At natikman nga po yung mga makalangit na bagay. As long as you grow and grow in spirit, you will taste the heavenly gifts. At basta po ikaw ay lumago ng lumago sa Espiritu, matitikman mo, mararanasan mo yung mga makalangit na bagay. We will read Hebrews chapter 6, 4 and 5. Can that go? It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age. Yes. You must grow and you must taste of it. Opo, kailangan niyo pong lumago at matikman po yan. Then, you will have assurance that you are child of God. At ikaw nga po ay magkakaroon ng kasiguraduhan na ikaw nga po ay anak ng Diyos. Last week, we thought about this is the pure heart. At ito nakaraang linggo na pag-usapan natin na ito nga po yung pure heart. When you keep it, when you remind it all the time, remember it, then we call it pure heart. Na pag pinahawakan mo yan, palagi mong inaalala, ang ibig sabihin po nun yun po yung pagiging may dalisay na puso. When your heart would feel with these matters, then you don't any space in your heart to think about other matters. Kapag po yung puso po ninyo ay puno ng bagay lamang na to, hindi na po yan magkakaroon ng espasyo para pa sa ibang mga bagay. You can check you have pure heart or not. Tignan nyo po, maaari yung suriin yung sarili ninyo kung meron kayong dalisay na puso o wala. When you put it first priority, then you have pure heart. Kapag ito po yung inuna po ninyo, ibig sabihin dalisay po ang inyong puso. If you don't put it first priority, then, oh, sorry. Somebody deceived you. Pero kung hindi po ito yung nauuna, pasensya na po, ibig sabihin meron pong tumadaya sa inyo. Or you are looking for other matters to make you happy. Or ibig sabihin po, naghahanap ka pa ng ibang bagay na magpapasaya po sa'yo. That's a fake. Hindi po yun totoo. Your friends, your company, or your money, whatever,
that's a fake. Yung kaibigan mo, kumpanya, o yung pera, hindi po yun totoo. That is bait of Satan. Yung po ay pain lamang ni Satanas. Oh, come on, I will hook you and I will kill you, I will control you. Nalika dito, i-hook kita, papatayin kita, i-control kita. But problem is, when they will look for it, they don't know that it is a bait of Satan. Pero ang problema, kapag hinahanap nila yon, hindi nila alam na yun nga po ay pain ni Satanas. Why second one left the father? Bakit po si Satanas hinayaan niya na umalis yung isa sa ama? Oh, he thought, I can do everything by my own. Dahil inisip niya na, kaya ko na gumawa ng sa sarili ko lang. Father's thought was different. Pero yung isip po nung ama, iba po yun. You are not yet mature. Hindi ka pa mature. You must be with me. Kailangan kasama mo pa rin ako. The son said, oh, I can do that. Pero sinabi nung anak na, kaya ko po yun. He didn't think about how he became the child of the rich man. Hindi niya naisip kung paano ba siya naging anak ng mayamang lalaki. We call it one word, contented. Tinatawag natin yung isang salita na contento na siya. As long as people will say, oh, I'm sure we'll go to heaven. Basta sinabi ng tao na, tiyak na ako mapupunta ako sa langit. I have not enough money, but I have some money to enjoy my life. Then, they will look for another way. Na wala akong masyadong pera, sapat lang yung pera ko para ma-enjoy yung buhay ko at maghahanap sila po ng ibang paraan. As long as you give attention to the other side, oh, you are in danger. At basta po, ibinigay mo na yung attention mo sa isang bahagi, sa ibang bahagi, ibig sabihin nun, kayo po ay nasa kapahamakan. Satan will deceive you, then after you are deceived, he will not do anything? No. Na kapag si Satanas dadayain kayo at matapos sa kayong dayain, wala po ba siyang gagawin sa inyo? Hindi po. No. He will grab the good chance to destroy you totally. At siya po ay hanap ng chance para po sirain kayo at durugin kayo. When you remember it, your experience of all matters, then we call it, Peter, joy of your salvation. Kapag inalala niyo po lahat yan, ang karanasan niyo po dyan, ang ibig sabihin po nun, yun po yung kagalakan ng kaligtasan. Check every day your joy of your salvation. Suriin niyo po araw-araw yung kagalakan ng inyong kaligtasan. If you will not check it out day by day, oh, Satan will be more active and powerful. Kung hindi niyo po yan susuriin araw-araw, si Satanas, mas magiging aktibo siya at mas magiging mas makapangyarihan. That's what Apostle Paul said, I am dying every day. Ayun po yung sinasabi ng Apostle Pablo na ako ay namamatay araw-araw. Because he has desire to look for other matters to make him happy. Dahil meron siyang nais na maghanap ng ibang bagay na magpapasaya sa kanya. That's why he took out his earthly desire which will destroy the joy of salvation. Kaya inaalis niya yon sa kanya yung nasa na yon na makakasira dun sa kagalakan ng kanyang kaligtasan. That's what he said, I'm dying every day. Yun po yung sinasabi niya na ako ay namamatay araw-araw. He has only earthly desire. Meron po ba siya na makamundong nasa lamang? No, everyone has it. Meron po lahat. I think I am the most strong, mostly a strong desire. Sa tingin ko po, mas malakas po yung makamundong nasa ko. Anyway, as long as what is most important matter, then you will take care of it well. At basta alam mo kung ano yung pinakamahalagang bagay, yung po yung pangahawakan mo at pangangalagaan mong mabuti. I told you, even Bible says, when you gain whole world, then you will lose your soul. What is your benefit? Tulad ng sinabi ko sa inyo, maging sinabi ng Biblia, makuha mo man lahat ng meron sa mundo o yung buong mundo, pero mawawala sa iyo yung kaluluwa mo, anong benepisyon nun sa iyo? Father all the time, let you check how you become child of God. Yung Ama, palagi niya na pinahihintulutan na suriin ninyo kung paano kayo naging anak niya. Joy of salvation will make you so active to live. Yung kagalakan ng kaligtasan ang siyang magpapaka-aktibo sa inyo upang kayo ay mamuhay. So, when you experience of it, we call it the first love. At kapag naranasan nyo nga po yun, yun po yung tinatawag na first love. You marry the ones. Yung mga may asawa na po. As long as you live together as husband and wife,
you have no feeling of love. At basta na buhay na kayo, na bilang mag-asawa, parang wala na yung pakiramdam ng pagmamahal. How can you make your couple or wedding life beautiful? Pero paano po ninyo mapapaganda yung buhay mag-asawa nyo? Remember how your other party or you are the one confessed to the other party how much you loved it. Aalalahanin niyo po kung paano nagsabi sa inyo o minahal kayo nung partner po ninyo. Dig out good memories of your love. Hukayin niyo po ng hukayin yung mga magandang alaala po ng nagmamahalan po kayo. Don't think about bad memories. At huwag niyo po isipin yung mga hindi magagandang alaala. Without dig outing the good memories, your wedding life become so dry up. Dahil kung hindi niyo po hukayin yung mga magagandang alaala po ninyo, yung buhay mag-asawa po ninyo magiging tuyot. I will tell you, the life of joy of your salvation. Sasabihin ko po sa inyo yung buhay ng may kagalakan sa kaligtasan. Just like battery of your cellphone. Na parang battery po ng cellphone. Only one day you can memorize it. Na pang isang araw lang po yan. So said, as long as you have it for your lifetime, it's good, really. Nakakalungkot dahil kung pag meron ka niyan, tas panghabang buhay na, maganda po yun. The power of your joy of your salvation for only one day. Pero yung kapangyarihan nga po ng kagalakan ng kaligtasan mo, pang isang araw lang. Sometimes less than one day. At minsan nga po, hindi pa abot ng isang araw. That's why you become upset, sometimes you worry. Kaya minsan po, naiinis ka, minsan nag-aalala ka. Then, you have to recharge it. At kailangan niyo pong i-recharge po. Or you have to restore your power of your salvation. O kailangan niyo pong ibalik muli yung kapangyarihan ng kagalakan ng iyong kaligtasan. Without recharging, you cannot use any power. Dahil kung hindi mo i-recharge, hindi mo magagamit yun. That's why Apostle Paul, even Jesus said, you come to me every day. Kaya sinabi ni Apostle Pablo, maging ni Jesus, na lumapit ka sa akin araw-araw. Please don't misunderstand it. The power of your salvation for one day. Pakiusap, huwag niyo pong may pagkakamali. Yung kapangyarihan ng kagalakan ng iyong kaligtasan pang isang araw lang po yan. That's why every day, the children of God read the Bible. Kaya nga po, yung araw-araw, yung mga anak ng Diyos dapat magbasa ng Biblia. Every day, pray, they pray. Na araw-araw, mananalangin. Not for their needs, but restoring their joy of their salvation. Hindi para sa kanilang mga pangangailangan, kundi upang maibalik yung kagalakan ng kaligtasan. Okay? This is how we have to live. Ganito po dapat tayo mamuhay. Bible once, you lost it, your first love. At sinabi nga po ng Biblia na wala sa'yo yung first love. Yes, we are human, dead all the time, forget other matters. Opo, tayo po ay isang tao na madalas nakakalimot po. That's why repent, meaning change your mind all the time. Kaya nga po sinabi, repent, ibig sabihin nun, baguhin mo palagi yung iyong pag-iisip. Do it again what you did before. Gawin mo ulit kung ano yung ginawa mo noon. That's what we have to do. Yun po yung dapat natin gawin. As long as prayer will be your obligation, meaning, you didn't experience of it. At basta yung panalangin naging obligasyon na para sa'yo, ibig sabihin, hindi mo po yan naranasan. You have to meet Him personally so that you will experience. Kailangan niyo po siyang makatagpo ng personal nang sa gayon, maranasan niyo po yan. You are very weak to be attempted or to be deceived if you didn't experience whole the list. Kayo po ay mahina at kayo po ay madaling madaya kung hindi niyo po yan mararanasan. This is our source of life. Ito po yung pinagmumula ng ating buhay. If you are wise enough, think about it. Kung kayo po ay matalino, isipin niyo po yan. But Satan still so active. Pero si Satanas nga po ay aktibo. It's fallen. Is not the end fallen.
Yung fallen po dyan, hindi po yan yung katapusan na. Still, they have time to restore. May oras pa rin po na muling magbalik. Okay? But this one is a problem. Pero ito po yung problema. We read it again with together. Kasi go. It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age. God wants you to grow in that position. Ang Diyos nais niya kayong lumago sa ganyang posisyon. Amen. Yes, God wants you to experience of it. Opo, nais po ng Diyos na maranasan niyo po yan. This is the whole message. Ito po yung buong mensahe. Read verse 6, kasi go. And who have fallen away to be brought back to repentance. To their loss, they are crucifying the Son of God all over again and subjecting Him to public disgrace. Watch carefully. Tingnan niyo pong ng mabuti. What is impossible? Ano po yung imposible? What is impossible? Ano po yung imposible? It's connected to verse 6. May connection po yan sa verse 6. Impossible to be brought back to the repentance. Imposible na po na muling magbalik dun sa pagsisisi. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nun? Cannot be restored. Hindi na maaling bumalik o maibalik. Cannot be child of God again. Hindi na maaring maging anak muli ng Diyos. Grown up already. Malumaki na po. Matured already. Nag-matured na. But Satan's still active. Pero si Satanas, aktibo. Watch carefully. Tingnan niyo pong mabuti. Okay? It is impossible and those who have fallen away to be brought back to the repentance. Imposible na po sa mga tumalikod na ang muling magbalik po. Satan will run after you until you fell down. Si Satanas, palagi niya kayong habulin hanggang sa ikaw ay mabigo. Usually we watch the documentary or video or whatever of the animal kingdom. At madalas nakakanood tayo ng mga video o documentary tungkol sa mga hayop. Lion and tiger will fight. Kapag yung leon at yung tigre nag-away, they bite other party, then it's okay because already other party knew I am stronger. Nakakagatin niya, tapos pag nakagat niya, okay na, alam na niya na mas malakas ako sa kanya. No, they will never stop until one party will die. Hindi po ganun. Hindi sila titigil hanggang sa hindi nila mapatay yung isa. Satan will never give up to destroy you. Si Satanas, kailanman hindi siya susuko hanggang sa ikaw ay mawasak niya. So, remember, anytime you can fall off. Alalahanin niyo po na anumang oras, maari kayong matalisod. God will never give you up. Ang Diyos, kailanman, hindi niya kayo susukuan. Father never give his the prodigal son up. Yung ama, kailanman, hindi niya sinukuan yung kanyang alibughang anak. But human, you and I, the second one, prodigal son, is the one run away from the father. Pero yung tao, ikaw at ako, yung alibugang anak, tayo mismo yung tumakbo palayo sa Ama. Not God, but you are the one will run away from God. Hindi ang Diyos, kundi ikaw mismo yung tumatakbo palayo sa Diyos. What you made a mistake? Kapag nakagawa ka ng pagkakamali, you didn't dig out your treasure every day. Hindi mo hinuhukay yung yaman mo araw-araw. That's why you look for other matters to make you happy. Kaya naghahanap ka ng ibang bagay na makapagpapasaya sa'yo. You didn't know that was the bait of Satan. At hindi mo alam na yun pala ay pain sa'yo ni Satanas. And you follow the bait of Satan. Tapos sinusunod mo yung pain ni Satanas. Then, you have guilty in your heart. At meron ka ng guilty sa puso mo. Also, Satan will not let you go. At si Satanas, hindi kanya pababayaan lang. That's why they fall off
eternally. Kaya sila po ay habang buhay na natumalikod. We read 2 Timothy chapter 4:10. Kasi it go. For Demas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia and Titus to Dalmatia. The disciples of the Apostle Paul left him. Yung taga-sunod po ni Apostle Pablo, iniwan po siya. Not only disciples of Apostle Paul left from him, but still, one word, because he loved this world. Hindi lamang dahil tinalikuran nila si Apostle Pablo, kundi dahil minahal nila yung mundo. Think about, I don't have any desire to enjoy some matters of the world. Isipin niyo po, wala po ba akong nais o pagnanasa na i-enjoy yung mga bagay dito sa mundo? I have. Meron po ako. I want to look for or run after the money. Gusto ko po maghanap o gusto ko ding maghabol ng pera. So many nowadays. Napakadami po, lalo na sa panahon ngayon. That's why I have to keep my heart. Kaya kailangan ko pong panatilihin yung aking puso. I have to dig out my treasure every day. Kailangan kong hukayin araw-araw yung aking kayamanan. I have to restore the joy of my salvation. Kailangan kong ibalik palagi yung kagalakan ng kaligtasan. If not, I will hit my head. What are you doing now? Dahil kung hindi po, baka mahampas ko na lang yung ulo ko. Ano na yung ginagawa mo ngayon? Better you run after that matter, not to serve God. Na mas mainam pa na dun ka na lang, habulin mo na lang yung mga bagay na yun kaysa sa naglilingkod ka sa Diyos. Satan, talk to me. Sa Satanas, kinausap po ako. Did you earn that much to be called rich? Na may kinita ka ba na ganyang kalaki para tawaging mayaman? Did you have any social position, the one who respect you? Meron ka bang posisyon sa social para galangin ka ng mga tao? Wala din. Wala po. Then, if I will follow that thought, I will lose my joy of salvation. At kung susundin ko yung kaisipan ko na yon, mawawala po sa akin yung kagalakan ng kaligtasan. Now, you have to find out what you had. Ngayon, kailangan niyo pong hanapin kung ano yung meron ka noon. This morning, you dig out, you are reminded, then you have it. Good. At kung ngayong umaga, nahukay mo at napaalala sa'yo, ayos po yun. That's why God all the time gave us to repent. Kaya nga po palagi, tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na mag-repent. Check your way. Suriin mo yung dinaraanan mo. Okay? Then, you have to force yourself to dig out the treasure of your life. At pilitin mo yung sarili mo na hukayin yung kayamanan ng iyong buhay. If not, you will be loser. Dahil kung hindi po, magiging talunan ka. You will make Satan so happy. At pasasayahin mo lang si Satanas. Okay. Then you cannot honor our Father God. At hindi mo mabibigyan ng kaluguran ang ating Ama. I know now. Alam ko na po ngayon. What is most important matter for me, even for you? Kung ano yung pinakamahalagang bagay para sa akin at para din po sa inyo. I agree what Bible says more than 100%. At sumasang-ayon po ako sa anuman yung sinasabi ng Biblia higit pa sa 100%. That's how I experienced. That's how I know. That's how I am doing now. Yun din po yung aking naranasan, yun din po yung aking nalalaman, at yun din po yung kung ano po yung ginagawa ko ngayon. That's why the title for today is Restore. Kaya po yung pamagat ngayong umaga ay Restore, ibalik. All we have. Lahat po ng meron tayo. But sometimes we didn't dig out. Pero minsan hindi nga natin nahuhukay. We didn't check what we have. Hindi natin tinitignan kung ano ba yung meron tayo. It seems what we don't have anything. Naani mo, wala tayo na kahit ano. Because as long as you will not dig out, you cannot feel it, you cannot touch it. Dahil kung hindi mo huukayin, hindi mo yun mararamdaman, hindi mo rin mahahawakan. It seems, worldly people will say, it seems we are so poor.
Na ani mo pag tinitingnan tayo ng mga makamundong tao na mahirap tayo. They look at us, you are losers. Tapos pag tinitingnan tayo, ah, talunan ka. But what we are saying? We are so rich. Pero ano yung sasabihin po natin? Napakayaman namin. We are victorious. Kami ay mga matatagumpay. We are what? Children of God. Kami po ay anak ng Diyos. We are the most happiest people in the world. At tayo yung pinakamasayang tao sa buong mundo. They don't know what we have. Hindi po nila alam kung ano po yung meron tayo. That's why they don't want to come to the church. Kaya ayaw po nilang magpunta sa simbahan. If they know, oh, they will bother you. How can I go to church? How can I be like you? Dahil kung alam po nila, gagambalain po nila kayo na paano po ako mapakakapunta sa simbahan? Paano ba ako magiging katulad mo? Amen. That's why the secret, open secret actually, you have to dig out all the time. At yung bukas na sikreto nga po ay kailangan palagi kang maghukay. That's what we call, go back to the Father. Kaya nga po, tinatawag natin yun na bumalik ka sa Ama. There are so many reasons why second son left the father. Napakarami pong dahilan kung bakit umalis yung bunsong anak sa Ama. You, we have different reasons why we didn't dig out. At ikaw at ako, meron tayong iba't ibang dahilan kung bakit hindi tayo naghukay. No need to study well. Hindi niyo na po kailangan pag-aralang mabuti pa yon. We know what is the most important matter. Dahil alam na natin ngayon kung ano yung pinakamahalagang bagay. Then we will do it. At gagawin po natin yon. Then our treasure will be restored. At yung kayamanan natin ay muling magbabalik. Amen. I don't need to point out, oh, you did it wrong, you did that way wrong. No need. You know it. Hindi ko na po kailangan magturo, ah, ikaw may nagawa kang mali, ikaw mali yan. Alam niyo na po yun. Amen. That's what God is telling you personally. At yan po yung sinasabi sa inyo ng Diyos ngayon in person. Amen. How can you avoid, how can you turn back to the Father? You are the one have to set your heart. Bakit pa kayo tatalikod at tatanggihan yung Ama? Ayusin niyo po mismo yung puso po ninyo. If you cannot fast and try to give up your life to restore. At kung hindi niyo pa rin magawa, mag-fasting po kayo, isuko po ninyo yung buhay ninyo hanggang sa maibalik po kayo. If you go away from Father within long distance, it's more harder to come back. Dahil kapag kayo po ay nakaalis na sa Ama, nang nakalayo na po kayo, mas mahirap na pong magbumalik sa Kanya. Prodigal son, finally, he knew, oh, without father, I will lose my life. At yung alibughang anak nga po, sa huli, nalaman niya na, ah, kung wala yung Ama, wala akong buhay. So, when he understood, without father, I am nothing, we call it, come to his senses. At yung naunawaan na nga po niya na kung wala yung Ama, wala po siya, yun po yung tinatawag na nag-come to his senses. He saw, he understood his reality. Nakita niya at naunawaan niya kung ano po yung realidad niya. Ah, I thought I could live by my own, but without father, now I know I cannot live. Akala ko, kaya ko na yung sarili ko, mamuhay ng sarili ko lang, pero ngayon, alam ko na, na kung wala yung Ama, hindi ko kayang mabuhay. Without digging out my treasure every day, I cannot live, meaning I come to senses. Na kung hindi ko pala huhukayan araw-araw yung aking kayamanan, hindi ko kayang mabuhay. Ibig sabihin po noon, nag-come to his senses. That other word, here. Go back to the Father. At sa ibang salita, yan po, yung bumalik sa Ama. There is no other way, only one way to go back to the Father. Wala na pong ibang paraan. Isa lamang po yung paraan upang bumalik sa Ama. Go back to the Father, meaning digging out and check it out, touch it out, your treasure. Ang bumalik sa Ama, ibig sabihin po noon, hukayin mo, hawakan mo, pakiramdaman mo yung kayamanan mo. I have sinned against heaven and earth, you, Father, you. Meaning, he knew what he did wrong. Na ako ay nagkasala sa langit at sa iyo, Ama. Ibig sabihin nun, nalaman niya kung ano po yung ginawa niyang mali. We know what we did wrong. At tayo, alam natin kung ano po yung ginawa nating mali. Then, change your life. At baguhin niyo na po yung inyong buhay.
When you know it, oh, I did wrong. We call it, what? The broken hearted. At kapag nalaman niyo po yun, ah, alam ko na yung ginawa kong mali. Ang tawag po doon, kayo po ay broken hearted. What Bible says? He likes, he loves broken hearted. At ano po yung sinabi sa Biblia? Nais niya, gusto niya yung mga broken hearted. Why? Father knew relationship between him and son will be restored in love. Bakit po? Dahil alam ng ama na yung relasyon niya dun sa kanyang anak ay muling magbabalik yung pag-ibig. That's why God all the time asks you come to Him. Kaya palagi sinasabi ng Diyos na lumapit po kayo sa Kanya. The prodigal son knew I have to go back to the Father. At yung alibugang anak nga po, alam niya na kailangan kong bumalik sa ama. Even in prayer, Matthew chapter 6:6. Maging po sa panalangin sa Matthew chapter 6 verse 6. Pray to your Father. Manalangin ka sa iyong ama. Other word, meet your Father. Sa ibang salita, katagpuin mo ang iyong ama. Come into the room which Father is there. Pumasok ka sa silid kung nasaan naroon ang iyong ama. If you not come in, you cannot meet Father. Dahil kung hindi ka papasok, hindi mo makatagpo ang ama. Father is waiting for you inside the room. At yung ama, naghihintay siya sa'yo sa loob ng silid. That's what we call even prayer. Yan po yung tinatawag din po natin na panalangin. Okay, how can you dig out? At paano naman po kayo makapaghukay? How can you restore? Paano kayo magbabalik? You are the one have to use your will to come into the room. Kayo mismo, gamitin ninyo yung will, yung nais ninyo na pumasok sa silid. Even you have no experience of such a the least, try to come into the room. Na kahit wala pa kayong karanasan, nung meron doon sa mga nasa listahan, subukan nyo po na pumasok lang sa silid. Then you will experience you are dead. At mararanasan po ninyo na kayo as ay patay. As long as you face to Father, you will know, oh, I was dead. At basta kayo po ay nakatagpo nyo ang ama ng mukha sa mukha, malalaman mo, ah, patay pala ako. God will judge you, you were dead, no. Kayo po ba, hayatulan ng Diyos, ikaw patay ka? Hindi po. Tears, your tears will explain to you, you are enemy of Father. At yung luha po ninyo, yung magpapaliwanag sa inyo na kayo ay mga kakaaway noon ng Ama. You will know you were unworthy to be saved. At malalaman mo na ikaw ay hindi karapat dapat na maligtas. Then you will confess really, I am unworthy to be saved. Tapos sasabihin mo sa Kanya, ako po ay hindi karapat dapat na mailigtas. Then you will cry out. At kayo po ay iiyak. All the time, your tears of joy will flow from your eyes. At palagi po nadadalo yung luha ng kagalakan mula sa inyong mga mata. We read it, chapter 6 verse 6, kaset ko. When you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Bible says, you have to come into the room. Sinabi ng Biblia, ikaw, kailangan mong pumasok sa silid. Tapos what? Close the door. Pagkatapos po noon, isara mo yung pintuan. I want you to be with me only face to face. Nais ko na ikaw lang at ako ang magtagpo mukha sa mukha. Then, your Father, which you cannot see, will reward you. At yung ama mo na hindi mo nakikita ay bibigyan ka ng gantimpala. This word reward meaning, I will give you some price. Yung gantimpala po ba na yan, ibig sabihin na maibibigay siya sa inyo na premyo? That's why people loves to pray to get reward. Kaya nga po, yung mga tao, mahal na mahal nila na gusto nilang manalangin para makakuha ng gantimpala. But reward is different. Pero yung gantimpala po dyan, iba po yan. Can you see the meaning of reward? Nakikita niyo po ba yung ibig sabihin ng reward? Give back, return, or restore. Sumuko, ibalik, at i-restore. And you face to face your Father, then He will restore your treasure. At ikaw na mukha na sa mukha ang pagkakatagpo sa Ama, ibabalik niya yung yaman. What is the title for today? Ano po yung pamagat ngayong araw? Restore. Restore.
How can you restore your treasure? Paano po ninyo maibabalik yung inyong kayamanan? Go back to the Father. Bumalik po sa Ama. That's the only way, one way. Yun lamang po yung tanging nag-iisang paraan. That is not my word. Hindi ko po yan salita. As you see, what Bible says. Ayun po, kung tulad ng nakikita ninyo, yun yung sinasabi ng Biblia. Amen. So all the time I told you, if you don't pray, meaning you don't have your treasure. Madalas ko na po sinasabi sa inyo na pag hindi ka nanalangin, ibig sabihin wala ka nung kayamanan. Even if you had your treasure, you lost it now. At kahit pa, meron ka dati nung kayamanan na yon, ngayon wala na yan sa'yo. That's why you have to restore. Kaya kailangan mong ibalik. If you will not restore, then you will be slave of Satan. Dahil kung hindi maibabalik yan, ikaw po ay magiging alipin ni Satanas. Then you will lose your life. At mawawala sa'yo yung iyong buhay. And you will be a loser. At ikaw po ay magiging talunan. That's why Matthew chapter 6 verse 6 can't be changed. Kaya po yung sa Mateo chapter 6 verse 6 maaari pong mabago. Is there a problem? May problema po ba? Restore. Yan po yung magbalik, restore. That's why Bible says, seek me. Kaya po sinabi sa Biblia, hanapin mo ako. Come to me and face to face. Lumapit ka sa akin ng mukha sa mukha. Then you will find me. At makikita mo ako. Without mirror, you cannot find out what dirty on your face. Kung walang salamin, hindi mo makikita yung dumi sa iyong mukha. Father will let you know what you have. Yung Ama, hayaan niya na malaman mo kung ano po yung meron ka. When you come back to the Father, God will interpret you, you are loving me. At kapag ikaw ay bumalik sa Ama, i-interpret yan ng Diyos na minamahal mo ako. God will say, you are loving me now. At sasabihin sa iyo ng Diyos, ah, minamahal mo ako ngayon. He said, I know now you love me. Sasabihin niya, alam ko na ngayon na ako ay iyong iniibig. Then you will be happy again. At ikaw po ay muling magiging masaya. Everything will be okay. At lahat po ng bagay magiging maayos. You will be happy forever. Ikaw po ay habang buhay na magiging masaya. Amen. Let us all stand please. What is title for today? Ano pong pamagat ngayong araw? Again, what is title for today? Restore. What is subtitle for today? Go back to the Father. God never judge you why you look for other matters. Ang Diyos, kailanman hindi niya kayo hatulan kung bakit ka naghanap ng ibang mga bagay. It's a time to go back to the Father. Ito na po yung oras para bumalik ka sa iyong Ama. Let us go back, Father, I send my heart. Tayo pong lahat ay bumalik sa Ama at ayusin po natin ang ating mga puso. Father, thank you for welcoming me. Ama, maraming salamat sa muling pagtanggap sa akin. Let us shout hallelujah! Oh, oh my God! Father, let us pray! Oh, Father, God,
Father, thank you. What you are telling me. How do you know I am such a person? Yet, Father, you didn't judge me. Yet I know what I have to do now. Father, now I set my heart to follow you. Father, I set my heart to go back to you, Father. Thank you for welcoming me. I want to enjoy your love again and again. Father, I am so sorry what I did. I did it again and again. Yes, Father. I am coming back to you, Father. Thank you, Father, restoring me. Now I have the joy of salvation in my heart. I have tears of joy in my eyes. Hallelujah. Thank you, Father, for your word. Thank you, Father, for your presence. Hallelujah. Hallelujah. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, the one who sent your Holy Spirit to know what we have to do, the love of Father, still you love us. You never judge us again and again, but you covered us with your love. That's why, Father, all the time we are willing to come back to you, Father. The fellowship of Holy Spirit, the one who will restore our joy of our salvation. And we will have full power, strength to serve you in love. Be with you from now on, ever to ever. That's why all children of God will agree and say, Amen, and Amen, and Amen. Visited for the announcement. Announcement po, nagsisimula po yung ating Lord's Day service ng alas 8. So patuloy po yung ating papaalala na wag huwag po tayong malate, bago po mag alas 8, nandito po tayo. So, ganun din naman po, meron po tayong everyday morning prayer. Sabi nga po sa mensahe, kung gusto mo maghukay ng kayamanan na meron po tayo, samahan niyo po kami. Meron po tayong paghukay ng kayamanan every morning po yan, 6:30 po dito po sa lugar ng LLCC. At ganun din naman po kung nasa mga tahanan po ninyo kayo, sabi nga po, tulad po ng ini-encourage po namin kayo na 6:30, samahan mo po ang buong sambahan ng LLCC na manalangin. So yun lang po, ganun din po yung ating gawain para sa ating mga kabataan. Ngayon po, 10:30, LK po yon. So ganun po yung aming encouragement, yung mga bata, 13 pababa. So kung may mga kamag-anak po tayo, mga apo, ipadala po natin sila dito. Sa hapon naman po, meron pong gawaan yung ating mga YA. 1:30 po yan. So mga kadalagahan at kabinataan po yan. Wala po yung age limit, basta binata at dalaga. So ipadala po natin yung ating mga kamag-anak, yung mga apo, at yung mga anak po natin na mga dalaga at binata. So, this coming Friday po is in county. Meron po tayong Encountering with God, overnight po natin ngayong darating na Biyernes. So, ini-invite ko po ang lahat na dumalo po tayo para sa Encountering with God natin sa darating po na Friday yun. 7:30 po ng gabi. So, Wednesday prayer meeting po natin, tuwing Miyerkules po yan, alas 3.
Kung ano po yung napag-usapan dito po, binabalik po natin. At kung may mga katunungan po about sa mensahe, kada linggo pwede po namang magtanong. So ini-invite ko po ang lahat na dumalo para sa Wednesday prayer meeting po natin. At ganun din naman po, nagpapasalamat po kami sa lahat ng dagdadala ng isang dakot na bigas. So patuloy po yan, yung isang dakot na bigas napunta po yan sa mga sister po natin na may nangangailangan. So yun lang po. Maraming salamat po. See you po next Lord's Day. We can love. It's time.